Suportado ni Senador Ronald Bato de la Rosa at PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa ang pagpapalawig sa validity ng license to own and possess firearms at gun license ng hanggang 5 taon. Samantala, sa gitna ng isinasagawang gun show, tila nagpahiwatig si de la Rosa sa posibleng susunod na PNP Chief. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Kapwa Guest of Honor sa 27 Defense and Sporting Arms Show ng Association of Firearms and Ammunition Dealer, sina Senador Ronald Bato de la Rosa at PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa. Magkaklase o mista sa PMA Sinagtala Class of 1986, sina de la Rosa at Gamboa na pareho ring taga Davao. Bago magtalumpati, tila nagpahiwatig si Bato kung sino ang susunod na PNP Chief. Yung ating napakagaling at very snappy na chief ng Philippine National Police. Inagahan ko na. Mamista Attorney Archie Gamboa. Tumanggi naman si Gamboa na magkomento sa pahayag ng senador na kilalang malapit sa Pangulo. Diyan na naman kayo. No comment nga. Dinagsa ng mga gun enthusiast ng gun show kung saan ibinibenta ang iba't ibang uri ng baril, accessories at shooting gear. May caravan din para sa LTAP at permit to carry firearm outside residence. Sa harap ng mga gun owner, ipinahayag ni Senador Bato ang kanyang suporta sa pag-amyenda sa RA 10591 na layong palawigin ang validity ng LTAP o license to own and possess firearms at firearm registration. Sa ilalim ng panukala, gagawin ng 5 taon ang validity ng LTAP na dating hanggang 2 taon lang at registration na nire-renew kada 4 taon. Naniniwala si de la Rosa na sa pamamagitan nito ay mahihikayat ng mga gun owner na magparehistro ng kanilang mga baril. Malaki ang nawala yung hindi nagparehistro ng baril nila because of yung very maigsi yung period at mountains of requirements na very much discouraging on the part of the gun owners. So it resulted to a big number of loose firearms. Sa datos ng PNP Firearms and Explosives Office, umaabot pa sa halos 700,000 gun owner ang hindi pa nagre-renew ng lisensya ng kanilang mga baril mula nang ipatupad ang mas mahigpit na gun and ammunition law. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1.